Ang Queen Pineapple, na kilala din sa tawag na Formosa, ang sinasabing pinakamatamis na klase ng pinya sa buong mundo. Sa Pilipinas, ang Queen Pineapple ang nangungunang klase ng pinya na itinatanim, partikular sa rehiyon ng Bicol. Ang Queen Pineapple ay talagang itinatanim sa Camarines Norte. Kalimitan under coconut trees. Ang Queen Pineapple po is suited in a climatic condition wherein there is the uniformity of rainfall and sunshine. Kalimitan po ay ito ay itinatanim sa mga terrain, sa mga low sloping areas. Ang bar po ay nag-commission para ang region pa, inasmuch na marami na po kaming technologies na na-generate out of pineapple. Noong bago magsimula ang mga research activities sa pagtatanim ng pinya, marami sa mga magsasaka namin dito sa Camarines Norte ang nagtatanim ng medyo malawak ang mga espasyo at halos 20,000 lamang kada ektarya. Marami rin sa kanila ang halos hindi nag-abono o kaya kunti lang maglagay ng abono sa kanilang taniman. Ganun din na yung kanilang production ay hindi ganong napakarami kasi hindi sila gumagamit ng mga pampapabunga o kaya yung pampabunga nila ay hindi ganong efficient tulad ng calcium carbide o carburo. So, yung focus ng aming mga pananaliksik ay subuking maitaas yung productivity na magsasaka sa pamamagitan ng paghikayat sa kanila na maglagay ng pataba, gumamit ng maayos na teknolohiya sa taniman. Ang focus namin ng research noon ay improvement ng production technologies at sinisikap din namin mapababa ang gastos para higit na lumaki ang kanilang produksyon. So, sinubok namin ang mga research sa pagpaparami ng tanim sa ilalim ng Nyugan na aabot sa mga 25,000 kada ektarya. Sinubok din namin ang paggamit ng pampabunga na katulad ng etiphone o yung etril na higit na mas efficient siya at 100% ang namumulaklak. At sinubok din namin ang pagandahin ang klase ng bunga ng pinya dito sapagkat yung bunga ng pinya namin ay tapering o medyo patulis sa dulo. Kaya sinubukan namin gumamit ng gibberellic acid. Nakita namin na humahaba siya ng halos isang sentimetro. Lumalapad siya ng diametro niya ng kahit isang sentimetro. So, ibig sabihin, expanded yung pinya, mas gusto ng market sa Metro Manila. Ang sinisikap namin ay mabawasan yung masyadong maraming maliliit at maliit ang presyo nun. So, karaniwan is mga 40%. Ang pag sa research namin, napapababa namin ng halos 10% lang yung mga maliliit. Nung una po, ang pineapple queen, maliliit pa. Pero napalaki po namin yung bunga ng pinya. Pabor po ito dun sa mga magsasaka ng pinya kasi maiwasan nila yung pagbagsak ng presyo ng pinya. Tansya ko, sa dami naman ng farmers ngayon ng pineapple queen, hindi na po tayo kukulangin kahit mag-ano tayo sa ibang bansa. Yung output ng quality ng fruits, dun sa mga nagkaroon po kami ng intervention, ay maganda yung naging resulta. Kung pag-uusapan yung yield, yung antas ng pagtaas, kumbaga masasabi natin na may pagbabago kumpara doon sa traditional na practice na ginagawa ng ating mga magsasaka. Kahit 5,000 kilo ay kaya niyang itaas, roughly baka mga 20 to 30% ay kayang itaas ng kung susundin yung ating technology. Yung mga results ng mga pananaliksik namin ay naipackage namin sa isang techno guide o yung giya sa pagtatanim ng pinya na naipamagat na gabay sa matagumpay na pagtatanim ng pinyang queen.
Ito rin yung ginamit namin na teaching aids o teaching materials para sa mga sunod-sunod na mga pag-seminar o trainings na ginawa ng Department of Agriculture para sa mga magsasaka ng pinya. Ito din yung sinunod namin sa pagsasagawa ng Farmers Field School at ito ay ipinamahagi sa mga magsasaka. Napakaganda nung nagawang output ng proyekto sapagkat doon po nakita yung pag-establish po ng protocol. Yun ang sinunod ng Labo Progressive Multipurpose Cooperative para sila ay maging kauna-unahang GAP certified o yung Good Agricultural Practice na certified ng Bureau of Agricultural and Fishery Products Standards dito sa ating bansa. Kadalasan po ang mga pineapple farmers ay nagkakaroon ng surplus of production. Dahil noon po ay talagang pong nagtatanim sila, hindi sila nagpo-follow ng whatever planting calendar or whatever demand the market is all about. So ngayon sa Department of Agriculture ay ipinumungkahi namin ang staggered planting. But then there is still a surplus of production na kalimitan po ay hindi pumapasa sa quality control. Kami po ay minarapat namin sa Department of Agriculture na magkaroon ng utilization ng mga products na yon. Ang proyekto po ay yung utilization and processing of byproducts out of pineapple ay isang BAR-funded project na nagsimula pa po way back 2008. So, maganda po ang kanalabasan kasi may take care kaagad doon sa aming mga teknolohiya. Isa sa mga kooperatiba sa Camarines Norte na nag-venture on value-adding is the Labo Multipurpose Cooperative. Napakaraming programa ang ibinaba ng Bureau of Agriculture Research under the Department of Agriculture. So, sinimulan po yung pag-decorticate ng dahon ng pinya. Sa leaf harvesting, ito ay naging negosyo sa Camarines Norte nang magsimulang mamili ang mga tigamatay Manila sa textile nila. At ang Labo Progressive ay bilang isang kooperatiba, siya na rin namimili sa mga maliliit na farmers association. Mayroong malaking export potential ang fiber mula sa dahon ng pinya sapagkat ito ay ipinamamalit na sa balat ng hayop ng United Kingdom sa paggawa ng sapatos. Noon, ang mga magsasaka ay hindi nagbibigay ng dahon ng pinya para iproseso kasi natatakot sila na yung kanilang pantanim ay maapektuhan. So, gumawa kami ng mga pananaliksik at napatunayan namin kahit yung pag-aani ng dahon ay hindi naman nakaka-apekto sa paglabas ng suhi. Yung isang teknolohiyang na-develop namin ay yung may pera sa dahon ng pinya na isa ding techno-guide na ipinamahagi naman ng Labo Progressive Multipurpose Cooperative sa mga magsasaka para mahikayat na sila ay gamitin ang dahon o kaya ipagbili upang maproseso. Sa ngayon po ay nagbe-venture nga sila sa pinya cloth and at the same time all the value-adding products of pineapple. Lubos pong nagpapasalamat ang aming kooperatiba sapagkat sa mga ganitong pagkakataon ay nabibigyan ng mga assistance ho ang aming kooperatiba para kumbaga matugunan namin yung pangangailangan ng aming mga magsasaka at kumbaga matulungan natin yung pag-angat ng antas ng industriya ng pinya po. Marami na rin po kaming natulungan ng mga RIC groups, mga grupo ng mga kababaihan, ng out-of-school youth, and then entrepreneurs were also the recipients of the product development trainings that we have conducted. Ang isa sa mga impact ng aming proyekto is we were able to market now some of the products of the out of the pineapple.
Kaya makikita po natin sa market ng Camarines Norte, marami na pong product out of pineapple. Makikita rin ang zero waste management ng ating Queen Pineapple. Sabi nga, yung I and Core ay ginagawa naming pineapple juice, sauce, at saka jelly. Yun naman pong pinakalaman ng pineapple ay ginagawa po naming parang fillings ng pili tart at saka empanadita. And of course, the chunk. Sa mga pineapple growers po, hope you can also promote with us the technologies that we have generated. Sa mga interesado po, you may call my office at the Department of Agriculture, Regional Office Number 5, Research Division, through Luz Marcelino at 0998-54-95018, or you can email us at bicolresearch@yahoo.com.